Heart. Chapter 2. Boss, natuklasan ko na kung nasaan ang anak nyo at kung sino ang nag-aalaga sa kanya. Isang doktor na nagngangalang Belinda Alcantara at nakatira sa Laguna sa bahay ng mga Castro, impormo ni Aaron na siyang hinil ni James para mag-imbestiga sa kinaroroonan ng kanyang anak kay Anna. Nagtatakang napatingin siya sa agent. Sino ang may-ari ng bahay na yun? Tanong niyang nababahala. Ang dating mag-asawang Castro na namatay sa isang aksidente 13 years ago, boss, tugon ni Aaron. Oh shit! Sambit ni James nang may maalala. Namatay din sa aksidente ang mga magulang ni Anna na nakatira sa Laguna 13 years ago dahil sa aksidente. Nabalitaan niya yun mula sa kanyang amang si Jaime. Pero duda siyang aksidente ang nangyari. May hinala siyang kagagawa ni Jaime sa Maniego ang nangyari sa mag-asawang Castro. Ang ipinagtataka niya kung sino ang nakatira ngayon sa bahay ng mga Castro dahil ang pagkakaalam niya ay walang ibang kamag-anak ang mag-asawa at nag-iisa lang si Anna na anak ng mga ito. Naguguluhang muli niyang binalingan ang agent. I want you to investigate about this doctor, Aaron. I want to know her relation to the Castros, utos niya sa agent. Expect me in a day or two, boss, tugon ni Aaron. I'll be going now. Have a good day, boss, paalam nito kay James sa kayumukod at humakbang na palabas ng opisina ng binata. Naiwan si James na napapaisip. Kaano-ano ng mga Castro ang Belinda Alcantara ang ito at bakit hindi man lang niya nalaman ang tungkol dito? Bakit hindi ito ipinakilala sa kanya ni Anna noong magkasintahan pa sila? Bakit hindi niya ito nakikita sa tuwing dumadalaw siya sa bahay ni na Anna sa Laguna? At ang isa pang bagay na nagpapagulo sa kanya ay bakit hindi man lang niya nalamang nagbuntis pala si Anna? Gulong-gulong na pahilamos siya ng mga palad. Kailangan niyang malaman ang tungkol sa Alcantara ang ito para alam niya kung papaano ito pakikibagayan nang sa gayon ay makuha niya ang anak na nasa poder nito. Floyd, ikaw na muna ang bahala dito sa ospital, wika ni Belinda sa kaibigan. Nasa opisina siya sa ospital at inaayos ang mga trabahong may iwan niya dahil aalis na sila mamayang madaling araw ni Angeline patungong US para mapatingnan itong muli doon. May nabasa kasi siya sa isang article sa magazine na may isang ospital daw sa bahagi ng LA na naghahanap ng donor ng iba't ibang organs ng tao kapalit ng halagang $5 million. May mga nag-apply na raw at ang iba ay naisagawa na raw ang operasyon kaya available na daw ito sa hospital na yon. Merong para sa kidney transplant, eye transplant, at meron ding para sa heart transplant pero iisa pa lang ang donor. Nakipag-coordinate na siya sa nasabing ospital para magpa-reserve ng donor para sa heart transplant pero sabi ng nakausap niya ay kailangan daw niyang dumating agad sa lalong madaling panahon upang maisagawa ang operasyon. Kaya inisikaso niya agad ang mga kailangan. You have nothing to worry about, Belle. Ako nang bahala dito habang wala ka pa, tugon ni Floyd na tinutulungan siyang magayos. Masaya akong may donor na sa LA para sa heart transplant ni Angeline. Sana maisagawa agad ng maayos ang operasyon at mabigyan ng lunas ang karamdaman niya para naman maging maayos na siya tulad ng ibang kedad niya. Oo nga eh, tugon ni Belinda. Sana nga maging maayos na ang kalagayan ng anak ko, Floyd, dugtong niya na saglit na sinulyapan ang nakahigang dalagita. Keep on praying and again, don't lose hope, payo ni Floyd. Ipagdadasal ko ring maging successful ang operation ni Angeline para makabalik kayo agad dito sa atin. Thank you so much, Floyd, pasasalamat ng dalaga. You're always welcome, Belle, tugon ni Floyd. Nagyakap silang magkaibigan pagkuhay muli ng ipinagpatuloy ang ginagawa. Di nagtagal at dumating si Manang Linda dala ang mga ipinakuha niyang gamit nila ni Angeline. Hindi na kasi siya uuwi pa ng bahay dahil masyado na siyang magagahol sa oras. Naiproseso agad ang operasyon ng heart transplant ni Angeline matapos maisayos ang paglilipat ng $5 million sa bank account ng donor. Hindi nang hinayang si Belinda sa napakalaking halagang binitiwan niya para sa pusong magdudugtong ng buhay ng pinakamamahal niyang si Angeline. Kahit maubos pa ang kayamanan ng mga Castro at ang savings niya ay hindi siya manghihinayang dahil mas mahalaga ang buhay ni Angeline na tanging alaalang na iwan sa kanya ni Anna, ang best friend niyang tumulong sa kanya upang marating ang kinaroroonan niya ngayon. Yes, totoo yun.
Hindi niya talaga anak si Angeline kundi anak ito ni Ana sa isang lalaking nagngangalang James Samaniego. Hindi niya alam kung ano ang naging buhay ni Ana at ng mga magulang nito noong ipinadala siya dito sa Amerika ng mag-asawang Castro upang mag-aral ng medisina. Hindi rin niya alam kung bakit hindi ito pinanagutan ng lalaking nakabuntis dito. Basta ang alam niya ay galit si Ana nung huli silang mag-usap pagkapanganak nito. "Dal, ikaw na muna ang bahala sa anak ko habang wala pa ako. Hahanapin ko lang si James Samaniego," paalam ni Ana sa kanya matapos nitong makapagpahinga mula sa panganganak. "Teka, baka mabinat ka. Saka sino ba yung James Samaniego na yan at bakit mo siya hahanapin?" Itong tanong ni Belinda na nag-aalala sa ikinikilos ni Ana. Parang balisa ito na ewan. "Hahanapin ko siya para papanagutan sa anak namin," galit na tugon nito. "Huwag mo kong alalahanin, Belle. Malakas na ako at kaya ko na ang sarili ko. Basta promise me na hindi mo pababayaan ang anak ko," huling wika ni Ana pagkatapos ay umalis na ito ng ospital kung saan ito nanganak. Mula noon ay hindi na ito muling bumalik pa sa Laguna at hindi na rin niya ito nakita pa. Nirapan siya noon dahil kalilibing lang ng mag-asawa ng araw na yon at pagsapit ng gabi ay umalis si Ana. At lalo pa siyang nahirapan dahil ang sanggol na ipinanganak nito ay may butas ang puso at hindi niya alam ang gagawin. Naisagawa agad ang operation ni Angeline after 1 week ng observation nito. Kailangan daw muna kasing obserbahan ang dalagita at tiyaking maayos ang kondisyon ng katawan nito bago operahan. Naging matagumpay ang operasyon sa puso ni Angeline kaya't labis na natuwa si Belinda. Ngayon ay tulog pa ang dalagita sa hospital bed nito dahil tinurukan nito ng pampatulog para makapagpahinga ito ng maayos. Nasa tabi nito ang masayang-masayang si Belinda at pinagmamasdan nito habang naluluha sa galak. "I'm so glad, anak, na naoperahan ka na sa puso," kausap niya sa tulog na dalagita at hinawakan nito sa isang kamay at ikinulong yun sa kanyang mga palad. Tumangala siya sa kisame at ipinikit ang mga mata. "Ana, siguro naman nakikita mo kami ngayon ng anak mo habang narito sa loob ng ospital na ito. Sana tulungan mo akong maging maayos ang lahat at maging normal na ang puso ng anak mong si Angeline. Naaawa ako sa kanya kapag inaatake siya ng sakit niya. Labis akong nahihirapan kapag nakikita ko siyang nahihirapang huminga dahil sa sabutas sa puso niya. Sana maging tagumpay na ang operasyon nang sa gayon ay sumaya naman ang anak natin," wika niya habang nakapikit pa rin. "At sana kung nasaan man kayo ngayon nina tito at tita ay maging masaya kayo at mahanap nyo na ang liwanag na walang hanggan. At sana kung dumating na ang oras ko ay magkita-kita tayong muli sa kaharian ng ating Panginoon kung nasaan ang buhay na walang hanggan. Miss na miss ko na kayong tatlo. I love you so much, my dear best friend, Ana." Pagkatapos niyang sambitin ang mga katagang yun ng mahina ay ibinabana niya ang paningin at damilat. Nag-sign of the cross muna siya bago maingat na ibinaba ang kamay ni Angeline na hawak niya. Hinalikan niya sa noo ang dalagita saka kinungutan ito ng hanggang sa may tiyan. Pagkatapos ay lumapit siya sa may mesita at kinuha ang cellphone na nakapatong doon. Umorder siya ng hapunan sa isang restaurant na malapit sa ospital na kinaroroonan nila. "I'm so sorry, boss, pero wala pa rin akong nakakalap na anumang impormasyon tungkol sa doktor na si Belinda Alcantara. Hinding paumanhin ni Aaron kay James na kausap niya ngayon sa kanyang opisina sa kumpanya ng mami niyang matagal nang nakasarado. Nang matapos ang kaguluhang naganap noon ay muli niyang inasikaso ang kumpanyang ito na pagawaan ng sardinas at muli yung binuksan. Pinamahalaan niya yon at muling pinalago sa tulong ng mga kaibigang sina Carl at Jane. Ito lang ang tanging inasikaso niya dahil minana ito ng mami niya sa mga magulang nito. Ang iba nilang ari-arian ay hindi na niya inasikaso at hinayaang kamkamin ng kung sino mang may gusto dahil pag-aari yun ng daddy niya at tiyak niyang galing sa kasamaan. Sa ngayon ay masasabi niyang muli na niyang nakakasabayan ang mga mayayamang tao kabilang na ang mga kaibigan sa tulong din ng mga ito. Ibinaling niya ang tingin kay Aaron. "Diba doktor ito, subukan mo kaya sa ospital na pinagtatrabahuhan," suwestiyon niya. "Ginawa ko na ho yan, boss. Nung ikalawang araw ng pag-iimbestiga ko ngunit walang sinuman sa mga kasamahan nito ang gustong magsalita. Nagalit pa ang isang doktor na napagtanungan ko, boss.
Sabi niya bakit ko daw pinag-iinteresan si Miss Alcantara, paliwanag ng agent. Napabuntong hininga si James. Mahigit isang linggo na ang nakakalipas subalit wala pa siyang makuhang impormasyon tungkol sa doktor na may hawak sa anak niya. Hindi rin siya makapasok sa loob ng bahay ng mga Castro dahil wala daw ang may-ari at nasa Amerika. Sino ka ba talaga, Belinda Alcantara, at ano ang kaugnayan mo sa mga Castro? Don't worry, boss. I'll do everything to gather some information about her, wika ni Aaron na tumayo na sa silya sa harapan ng mesa niya. I have to go now, boss, follow nito. Tinanguan niya ito at kinamayan. Pagkway lumabas na ito ng opisina niya. Naiwan siyang natulala sa kawalan. Muling pumasok sa isip niya ang isang mukha ng babaeng hindi niya makalimutan. Mabilis na lumipas ang dalawang buwan na wala pa ring nakakalap na impormasyon si Aaron tungkol sa doktor na si Belinda Alcantara at hindi pa rin ito nagbabalik sa bahay ng mga Castro kasama ang anak ni James. Hindi pa din siya nakakapasok sa bahay dahil mahigpit ang seguridad at wala siyang ibang madadaanan papasok kundi ang malaking gate sa harapan ng bahay. Si Jack na napag-alaman niyang pinsan pala ni Belinda Alcantara ay wala ring ibang impormasyon na maibigay dahil kailan lang daw ito muling nagkita ng pinsan na 10 taon lang halos nung magliyos sa lugar nila sa Nueva Ecija. At hindi pa daw muling nagkikita at nagkakausap ang mga ito pagkatapos nung kasal ni Jack. Ngayon ay araw ng check-up niya sa Street Looks Hospital kung saan siya regular na nagpapatingin. Narito na siya sa labas ng opisina ni Dr. Floyd Medino na siyang samuri sa kanya nung isang buwan. Kumatok muna siya ng 3 beses ngunit walang sumasagot kaya itinulak na niya ang pintuan at agad na pumasok. Ngunit napatdo siya sa nadat ng tagpo sa loob. Si Doc Floyd ay may kayakap na babae at hindi siya napansin ng mga ito. Hindi niya kita ang mukha ng babae dahil nakatalikod ito. Maya-maya'y nagkalas ang mga ito sa pagkakayakap at nakita siya ng doktor niya. Hey, James, wika nito na kinawayan siya. Napalingon sa gawin niya ang babaeng kayakap ni Medino at natigilan siya ng mapagsino ito. Ang babaeng laging pumapasok sa isipan niya ang mukha. Ang babaeng nakabanggaan niya sa may pasilyo sa mansyon ng mga Enrile nung kasal ni Jack. At ang babaeng lagi na niyang hinahanap-hanap magmula nung araw na yon. Ito ang babaeng yun at bigla siyang nakaramdam ng iba yung lungkot at sakit sa dibdib ng mapagtantong may relasyon ang dalawang nasa harapan niya. Bell, let's talk some other time, okay? Wika ni Medino sa babae saka binalingan siya. Come here, James. Dahan-dahan siyang humakbang palapit sa mesa ng doktor. Ang babae naman ay lumabas na doon. Thank you so much, Doc. Pasasalamat ni James sa doktor na si Floyd Medino matapos siyang suriin ito. Nagkamay sila at lumabas na siya ng silid na yun matapos niyang magpaalam. Nagkaroon ng magandang development ang kanyang paa. Ayon sa doktor ay may pag-asang muli siyang makalakad ng normal kung magpapa-therapy siya. Hindi naman gaanong na-damage ang mga ugat niya sa binti at hindi rin naapektuhan ang kanyang mga buto nang matamaan siya ng baril ni Jaime Samaniego, ang demonyo niyang ama. At sabi pa ni Floyd na nasa kanya din ang pagsisikap. Ay dahil depende na lang kasi niya sa saklay ang paglalakad at hindi man lang niya sinubukang ihakbang ang paa ng walang saklay noong makalabas na siya ng ospital kaya nakasanayan na niya. Ang nasa isip lang kasi niya noon ay mamatay na rin kasama ng mami niya. Hindi niya pinakinggan ang mga payo ng mga doktor na tumingin at gumamot sa kanya. Kahit ang mga kaibigan niyang sina Carl at Jayan na nagawa niya rin ang mabigat na kasalanan ay hindi siya pinabayaan at ang mga ito ang nag-asikaso sa kanyang pagpapagamot ng mahigit 3 buwan sa ospital. Pinayuhan siya ng mga kaibigan noon at hindi nagsawang paalalahanan siya ng mga ito tungkol sa pagpapa-therapy subalit hindi niya sinunod ang mga ito hanggang sa tumigil na rin sa kasasalita sa kanya pagkalipas ng ilang taon. Ngayon siya lubos na nagsisisi kung bakit hinayaan niyang lumunin siya ng depresyon at kalungkutan noon. Marami tuloy siyang napabuyan at kung hindi dahil sa dalawa niyang kaibigan ay wala na siguro siya ngayon. Binilisan ni James ang paglalakad patungo sa elevator. Saktong bumukas yun kaya agad siyang pumasok. Ngunit napatdo siya dahil hindi siya nag-iisa sa loob. Naroon ang babaeng kayakap kanina ni Doc Floyd sa opisina nito at nakatalikod sa kanya habang may kausap sa cellphone na tanggan nito sa may tainga. Yes, baby, pauwi na si mommy.
I love you, anak, dinig ni James na wika ng babae. Ikinabigla niya ang narinig. May anak na pala ito. Nakamasid lamang si James sa nakatalikod pa ring babae na kilalang kilala na niya ang figure. Mahubog ang katawan nitong bakat na bakat sa suot na spaghetti strap yellow blouse at tight-fitting jeans na nagpapakita ng bilugang pang-upo nito at mga hita. Bigla nakaramdam ng pag-iinit ng katawan si James habang nakamasid sa nakatalikod pa ring babaeng nakikipag-usap pa rin sa cellphone nito habang umaandar ang elevator pababa sa ground floor. Nang tingnan ni James ang itaas ay nasa 13th floor pa lang sila at malayo pa sa ground floor. May ideyang pumasok sa isip niya. Okay, bye, I love you, huling wika ng babae bago pinatay ang cellphone at saka humarap para lamang mapatdo ng malamang hindi ito nag-iisa sa loob ng elevator na yon. Hi, bati ni James sa baritonong boses. Oh, hi, nabiglaman ay nabawi agad ng babae ang composure nito at casual lang na bumati rin sa binata. What are you doing here? I mean, how did you get in here without me noticing it? Umiti muna si James bago ito sinagot. You really haven't noticed it because you're so busy talking with someone on your phone, tugon niya habang simpatikong nakangiti pa rin. Yeah, napabuntong hininga ito. My daughter seems to be so sweet this past few days. Gusto niyang magpabili ng ice cream pero bawal pa sa kanya kaya matinding paliwanagan muna bago ko siya makumbinsing iba na lang ang hingin, pagkukwento nito. Ganun siguro ang mga bata, wala siyang ibang maisip na salita at yun ang lumabas sa kanyang bibig. Bakit, wala ka pa bang anak? Tanong nito na isinandal ang likod sa dingding ng elevator. I have a daughter but she's with someone. Hindi ko siya naalagaan dahil sa kailan ko lang nalaman na may anak pala ako, tugon niya. Kawawa ka naman, wika naman ito. Oh by the way, I want to apologize for what I said to you 2 months ago. I didn't meant it. Problemado lang ako nung mga panahong yun. It's okay, tugon ng binata. I'm really sorry, sincere na hingi ng tawad ni Belinda sa lalaking kasakay niya ngayon sa elevator. Ito yung lalaking nakabanggaan niya sa pasilyo ng mansyon ng mga Enrile nung kasal ni Jack 2 months ago. It's okay. You're already forgiven, tugon ni James na nakangiti pa rin sa kanya. My name is James, pakilala nito sa sariling pangalan at inilahad ang palad sa harapan niya. Belle, maikling tugon niya at tinanggap ang pakikipagkamay nito. May kagaspangan ang malaki at malapad nitong palad. Ibig sabihin hindi ito tamad. Nice meeting you, Belle, wika nito na tinitigan siya sa mga mata. And nice am meeting you, Hugh, J. James, sagot niyang nauuto. Can I hug you, please? Wika nito sa nakikiusap na tono. Ewan kung bakit pero siya na ang kusang yamakap dito. May kung ano sa loob niyang gustong pagbigyan ng hiling nito at pawiin ang labis na kalungkutan at pangungulila na nababanaag niya sa mga mata nito. Thank you, sambit nito yamakap ng mahigpit sa kanya matapos itabi sa sulok ng elevator ang saklay nito. Nuwarduhan siya sa mga kilos nito subalit hinayaan niyang gawin nito ang nais. Kahit man lang sa ganitong paraan ay mapasaya niya ito at makabawi siya sa mga sinabi niya noong una nilang pagtatagpo. May kung ilang minutong nagtagal ang yakapan nila habang mahigpit itong nakayapos sa kanya. Hindi naman niya ito binibitiwan dahil nangangamba siyang baka matamba ito. I fell heaven while hugging you, Belle, wika nito sa mahinang tinig habang hinahaplos ang kanyang mahaba at malambot na buhok. Hinayaan lang niya ito sa ginagawa at hindi siya umingit. Can I, please, kiss you? Maya-maya'y palam na naman ito. Muntik na niya itong mabitawan kung hindi lang mahigpit ang pagkakayakap nito sa kanya. Itiningalan niya ang mukha dito. Napakatangkad kasi nito at halos umabot lang siya sa leeg nito kaya kailangan pa niya itong tingalay. Mukhang iba na yata yan, James, formal na tugon niya. I mean it, Belle. I really want to kiss you since the day we first met, wika ni James na sersoyong nakatingin sa kayakap na si Belle. Ewan kung ano ang pumasok sa isip niya at pinaggagawa niya ang kagaguhang ito. Pag nalaman ito ng mga kaibigan niya tiyak makakantsawan siya ng todo. Oh okay, pero sa pisngi lang ha,
Sang-ayon na lang nito kahit tutol sa loob. Dahan-daang ibinaba niya ang mukha sa mukha nitong nakatingala sa kanya at hahalikan na sana ito sa pisngi tulad ng sinabi nito, ngunit idiniritso niya yon sa mga labi nito at mapusok itong hinalikan doon. Napaayos ito ng pagkakatayo at bumitaw sa pagkakayakap sa kanya. Sabi ko sa pisngi hindi sa labi, sikmat nito na hinawakan ang mga labing hinalikan ng binata. I'm sorry I was tempted by your sweet lips, sweetheart, nakangiting tugon ni James na nakasandal ang likod sa dingding ng elevator. Nang tingnan niya ang itaas na bahagi ay nasa 7th floor pa lang sila at malayo pa sa ground floor. Nagdiriwang ang puso niyang matagal nang nahimlay. Hinawakan niyang muli ang babae at sa pagkakataong yun ay sa baywang nito siya kumapit ng mahigpit. Pagkatapos ay idinikit niya ang katawan nito sa kanya at muli itong niyapos ng napakahigpit. Pagkuha'y muli niyang sinakop ang mga labi nitong kasing tamis ng mansanas na bagong pitas at kasing bango ng rosas na namumukadkad. Hindi naman nakahuma ang dalaga at nanlaki na lang ang mga mata niya dahil sa kapangahasan ng hudyong si James na hindi niya alam kung ano ang apelyido. Sa kasamaang palad ay kapangalan pa nito ang ama ni Angeline. Naramdaman niyang pilit na ibinubukan nito ang kanyang mga labing mahigpit niyang itiniko. Kinagat nito ang ibaba niyang labi kung kaya bigla niya yung naibuka dahilan para makapasok ang mainit nitong dila sa loob ng kanyang bibig at naggalugad doon. Nakaramdam ng di maipaliwanag na sarap si Belinda dahil sa uri ng halik na pinagsasaluhan nila ni James. Ganito pala kasarap ang unang halik. Hindi makatulog si Belinda ng gabing yun dahil sa kakaisip sa naranasang pinakaunang halik niya. Nakakahiyamang aminin pero sa edad niyang 27 ay kanina lang niya naranasan ang mahalikan sa labi. Magmula kasi nung 10 taong gulang pa lamang siya ay natakot na siyang mapalapit sa lalaki lalo na kung kainahinala ang kilos. Natroma na siya sa ginawa sa kanya ng kanyang amain sa probinsya nila kung kaya siya naglayas. At nang makita siya ni Ana sa kalye na Mariusin, mabaho at gutom na gutom ay pinakiusapan nito ang mga magulang na tulungan siya. Kinupkot siya ng mag-anak na Castro at pinag-aral ng mag-asawa mula grade 6 hanggang makagraduate ng high school sa isang exclusive school kung saan si Ana nag-aaral. Mas matanda siya ng 2 taon kay Ana ngunit hindi yun naging hadlang para maging malapit sila sa isa't isa. Ipinadala siya ng mag-asawa sa Amerika upang doon mag-aral ng medisina. Nang maging ganap na siyang doktor ay nakaplano na ang pagbalik niya ng Pilipinas subalit mas napaaga yon sa itinakda dahil sa dumating na balita sa kanyang naaksidente ang mag-asawang Castro at died on the spot ang mga ito. Umuwi siya agad upang asikasuin ang mga kailangan. Subalit mas nagulat siya nang malamang buntis si Ana at maaari ng manggak anytime. And the rest is history. Masyado siyang nalibang sa pag-aasikaso at pag-aalaga kay Angeline pati na rin sa pag-aasikaso sa ospital at sa iba pang ari-ari ang naiwan ng mga Castro. Napabuyan niya ang kanyang sariling kaligayahan. At kanina nang halikan siya ni James sa labi ay hindi niya akalaing ganun pala yon. Nakakawala ng katinuan at nakakapanlambat ng mga kalamnan. At nakakabaliw din dahil halos mabaliw na siya sa sobrang tamis ng mga labi at dila ng bruskong lalaki na tila nag-enjoy sa ginawa dahil muli yung ginawa ng paulit-ulit. Wala sa loob na napahawak ang dalaga sa kanyang namamagang mga labi. Oh God! Parang gusto uli niyang matikman ang mga labing yun ni James. Oh shit! Mommy, wake up! It's already 10 o'clock in the morning! Gumising na po kayo, pangigising ng 13 taong gulang na si Angeline sa kanyang nakagisnang inang si Belinda na tulog pa din. Piyug-yug niya ito sa balikat ngunit mahina lang yon dahil nangangamba siyang muling mapagod at mahirapan na naman siya sa paghinga. Bigla namang naalimpungatan si Belinda na halos mag-uumaga ng nakatulog. Napabalikwas siya ng bangon. Yes, baby, gising na po si mommy. Wika niya na bumangon at dumiritso ng banyo upang maghilamos at mag-toothbrush. Hindi pwedeng makalanghap ng anumang masamang amoy ang anak niya kaya doble ang pag-iingat na ginagawa niya. Bilin kasi ng doktor nito na huwag itong itet aerial sa madumi at mabahong lugar dahil makakaapekto ito sa pagpapalakas ni Angeline na kagagaling lang sa isang heart transplant. Kailangan din daw sa isang preskong lugar niya ito itira tulad ng beach na malapit sa dagat para hindi makalanghap ng anumang polusyon dulot ng maduming kapaligiran. Kaya napagdesisyonan na niyang ipaayos at palinisan ang bahay bakasyonan ng mga Castro sa Batangas kahapon sa Katy wala doon.
Hello, baby, bati niya sa anak nang makalapit na siya dito pagkalabas niya sa banyo habang nakaupo ito sa kama niya. Niyakap niya ito at hinalikan sa magkabilang pisngi. Mommy, you promised yesterday na ibibili mo na po ako ng ice cream ngayon. Matagal ko na pong gustong kumain niyan eh, wika naman ni Angeline na kumalas sa kanyang pagkakayakap at tinitigan siya ng may pakikiusap. Naaawang hinaplos niya ang pisngi nito. Kung normal lang sana ang kalusugan nito tulad ng ibang bata ay masaya siyang ibigay ang gusto nito. Ngunit hindi maaari dahil makakasama ito sa kalusugan ng anak. Tinitigan niya ito sa mga mata. Anak, di ba bili ni Doc na bawal ka pang kumain niyan? Promise, pag magaling ka na at hindi na muling sasakit ang puso mo. I'm so sorry, Angeline, baby, napaluhang niyakap na lang niya ito ulit. Bro, nasaan ka na? Nakarating ka na ba sa rest house mo? Tanong ni Carl na kausap ni James sa cellphone. Kasalukuyan siyang nagmamaneho ng kotse niya patungo sa Batangas para magbakasyon ng ilang araw lang. Gusto kasi niyang ipahinga kahit saglit ang kanyang buong katawan at kaisipan na tila pagod na sa pakikipaglaban sa hamon ng malupit na tadhana. Not yet, nasa daan pa ako pero malapit na ako, tugon ng binata habang maingat na nagmamaneho. Pagkalipas kasi ng 7 taon ay ngayon lang ulit niya sinubukang muling mag-drive ng kotse. Ayaw na niyang maging pabigat sa mga taong nasa paligid niya. Lalo na kina Molo at Berto na siyang kasakasama niya sa bahay nila sa Laguna. Nakakaabala kasi siya sa gawain ng mga ito kahit hindi nagsasabi ang mga ito. Ayaw niyang lagi na lang nasa kanya ang atensyon at pag-aalala ng mga ito sa kanya lalo na ng mga kaibigan niya na sa kabila ng mga kasalanan niya ay hindi pa rin siya itinakwil at tinalikuran. Nahihiya na siyang masyado sa mga kaibigan kaya dapat na talaga siyang magbalik sa dati para makabawi naman siya sa mga kaibigan niya at sa iba pang tao na nag-awa niya ng kamalian. Hey, bro, aren't you listening? Tanong ni Carl na ikinapitlag ng binatang napaisip at nakalimutang may kausap. Sorry, bro, sambit niya. I said, darating kami sa weekend at isasama namin ang buong pamilya at mga tauhan ko. Gusto ko kasing dyan ay celebrate ang 13th birthday ni Carly dahil gusto kong kasalo ka namin sa kasiyahan. Lalong ikatutuwa ng anak ko ang presensya mo, mahabang paliwanag ni Carl. Sure, aabisuhan ko na agad ang katiwala ko para maipahanda ang mga kwarto para sa darating na weekend, tugon ni James na biglang nakaramdam ng excitement. Kung para sa darating na weekend ay hindi niya tiyak basta nasasabik siyang di moari. Okay, bro. I have to hang up now. Drive safely, bili ni Carl pagkatapos na wala na sa linya. Ipinagpatuloy ni James ang pagmamaneho ng kotse niya. Narating ni James ang resort na pag-aari ng mami niya at ngayon ay siya na ang may-ari niyan. Malawak ang buong solar ng resort na katabi ng isa pang prib-adoring resort. Hindi niya alam kung sino ang may-ari niyan dahil minsan lang kung magtungo sila dito noong buhay pa ang mga magulang niya. At madalas ring wala ang may-ari ng nasabing resort at tanging katiwala lamang ang nakatira dito. Masayang sinalubong siya ng mag-asawang katiwala niya na sina Mang Mario at Aling Sonia. James Iho, sambit ni Aling Sonia nang makita siya sa nakabukas na bintana ng kotseng huminto sa harapan ng resort. Naalala niyang madalas siya nitong ipagluto ng paborito niyang ginataang halo-halo noon kapag nagbabakasyon sila dito. At dahil minsan lang kung mangyari yon ay sinasamantala niya ang paglalamang sa matanda habang narito sila. Masaya kaming nakarating ka dito ng matiwasay, Iho, wika ni Mang Mario habang palapit ang mga ito sa kotse niya. Ganun din ho ako, Nana, Tata, tugon ni James na binuksan ang pintuan ng kotse sa may tagiliran ngunit nahirapan siyang bumaba dahil nanakit ang kanyang paa. Napansin naman siya ng mga ito kaya naman tinulungan siya ng matandang lalaki na ibaba ang kanyang binti at ay nalalayang nakatayo ng maayos. Ikinalulungkot namin ang nangyari sa mga magulang mo, Iho, wika naman ni Aling Sonia na kinuha ang bagahe niya sa likod ng kotse. Walang anuman ho, Nana, tugon ulit ni James. Ibinigay naman sa kanya ni Mang Mario ang saklay na kinuha nito sa loob ng kotse. Pagkway sabay-sabay na silang naglakad patungo sa villa.
ay nalalayan muna siyang makaupo sa return seat ni Mang Mario pagkatapos ay muli itong lumabas para ay parada ang kanyang sasakyan sa garahe na nasa tagiliran ng resort. Ipinikit naman ni James ang mga mata at inirelax ang kanyang katawan na sumandal sa sandalan ng upuan. Magpahinga ka muna dyan, Iho. Ipaghahanda lang muna kita ng merienda, palam ni Aling Sonia. Oho, tugon niya. Sumapit ang gabi at tahimik na sa buong kapaligiran. Maririnig ang panggabing ibon at kuliglig na siyang nagpapaingay ng katahimikan ng gabing yon. Dahil puro privado ang mga resort na narito sa bahaging ito ng Batangas ay walang turista o bakasyonista ang nakakapasok dito maliban kung bisita ng may-ari. Nakaupo ngayon si James sa isang mataas na bangko habang nasa dalampasigan siya at umiinom ng beer and can. Iginawa siya kanina ni Mang Mario ng upuan yun dahil naaawa ito sa kanya kapag nakikita siyang nahihirapang umupo at tumayo kaya nakaisip itong aygoo siya ng upuan ito. Sulit naman kasi hindi na siya mumingiwi kapag umuupo o tumatayo. Malaki ang pasasalamat niya sa matandang lalaki. Iginala niya ang paningin at dam ako yon sa katabing resort na hindi nalalayo sa resort niya. Kitang-kita niya ang isang imahe ng sexing babae sa salaming bintana ng marahil ay kwarto na nakaharap sa kanyang kinaroroonan. Nakalustre ang magandang hubog ng katawan ng babae sa liwanag na nasa loob ng kwartong kinaroroonan nito. Hindi yata nito alam na may makakakita sa refleksyon nito. Di pa nakakahumas si James ay nakita niyang hinubad ng babae sa kwarto ang pangitaas nitong damit pati na ang pangibabang shorts. At isinunod na haburin ang bra at panty nito. Kitang-kita ng binata ang mambak at matayog na mga dibdib ng kung sinong babae dahilan para may maramdaman siyang tila nabubuhay sa kanyang katawan. Bigla niyang tinungga ang beer at halos maubos niya ang laman niyan. Tila siya biglang nauhaw dahil sa nakita sa salaming bintana. Ngunit hindi niya mailayo ang mga mata doon. Lalo pa siyang nabalisa nang biglang humarap sa gawin niya ang nasabing babae kaya mas lalong nabakat ang hinaharap nito sa dibdib at sa iba. Biglang isinara ng babae ang kurtina ng bintana kaya hindi na niya natapos ang pamboboso ng hindi sinasadya. May panghihinayang naman siyang nadama kasabay ng lalong pag-iinit ng kanyang katawan. Oh, shit. Mura niya sa sarili.